grade 5 UFELS. So today, I am your teacher. So by the way, I am Teacher Jen. At ako ang magiging teacher nyo sa araw na ito. So ang pag-aaralan natin, mga anak, ay tungkol sa sining ng paglilimbag. No? Arts, MAPI 5, Quarter 3, 4, Week 1. So mga anak, ay handa na yung lapis at ballpen. Dahil ang ating pag-aaralan ay tungkol sa iba't ibang uri ng paglilimbag. So handa na ba ang lahat? Okay, magaling. Ngayon ay kaunang linggo, third quarter sa Art 5. Mga inaasahan na sa pagtatapos ng araling ito, ang mag-aaral ay sa layunin natin A, nalalaman ang kahulugan ng paglilimbag, B, nakalilimbag ng iba't ibang bagay, C, napigmalaki ang sariling ginagawang paglilimbag. Okay mga anak, gusto niyo bang maglaro? So alam ko naman na ang lahat ay gustong maglaro. So excited tong larong to. Ang tawag sa larong ito ay Fig 2 Words Puzzle. So paano to? Isipin ng mabuti ang bawat picture at may 10 segundo ka lamang para sagutan ito. For example, yung nakikita niyong picture sa unahan, di ba ang tawag dyan ay pin? Tapos, ito namang sa pangalawang picture, ang tawag dyan ay brush. So, pagsasamahin natin siya, kumbaga, i-add lang natin. So, for example, paint plus brush. So, ang sagot ay paintbrush. Very good. Ayan, paintbrush yung sagot. So, ganyan lang ang ating gagawin mga anak. So, handa na bang lahat? Okay. Let's start. Okay, sa picture na yan, ano kaya ang tawag? Galing naman. So, sa pangalawa, ano kaya ang tawag dyan? So, very good. Ang tawag dyan ay wood print. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Okay, ang lahat ay nakakuha ng tamang sagot. So, palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Bigyan natin ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ang huhusay. So, dito na tayo sa para mas madali ang ating maitatalakay. Dito na tayo sa sining ng paglilimbag. No, ang sining ng paglilimbag, ito ay isang pamamaraan ng paglipat-lipat ng larawang igunuhit at inuukit na maaring ginawa mula sa goma, metal at iba pang inililimbag sa anumang bagay tulad ng papel at tela gamit ang tinta. So, ang limbag ay nagsimula sa bansang Siena, dantaon na ang nakakalipas, ginamit nila bilang pamamaraan ng pagtalan ng kasaysayan ng kanilang bansa. So, may mga iba't ibang uri tayo ng paglilimbag, no? Una, ito ang tinatawag na monoprint, intaglio, aquatint, engraving, etching, mezzotint, lenocut, blackprint, lithography, silkscreen o serigraph, dry point, woodblock print. Yan ang iba't ibang uri ng sining ng paglilimbag. So, isa-isahin natin mga anak ang kahulugan ng mga ito. So, ang una, no? Ang monoprint ay paglipat-lipat ng larawan sa papel o tela na igunuhit sa ibabaw ng isang bagay tulad ng salamin. So, sa nakikita nyo sa picture na nasa ibabaw, yan ang tinatawag na monoprint. At ang intaglio naman, ito ay isang pangkat ng pamamaraan ng paglimbag at paggawa ng limbag, kung saan ang imahe ay sa pamamagitan ng paghiwa sa medium na paglimbag at nakakabuong ukit ang siyang paglalagyan ng tinta. So sa nakikita niyo picture mga anak, yung imahe na parang may hiwa-hiwa, yan ang example ng intaglio. So, ang aquatint naman, no, ito ay isang uri ng intaglio na iisang alternatibong pamamaraan ng etching o pag-ukit ng lumikha ng tono sa halit na lines dahil dito ay madalas gamitin kasabay ng pag-uukit
upang makapagbigay ng parehong linya or shaded tones. So sa nakikita niyo yung example, yung may mga lines dyan na picture, yan ang tinatawag na aquatint. So sa engraving naman, ito ay isang pamamaraan ng pag-ukit ng disenyo na sa matigas, kalamitay, patag na ibabaw sa pamamagitan ng pag-ugit gamit ang burin. So, sa mga bahay natin, kung tayo ay may mga barya, katulad ng 5 piso or 10 piso, yan ay example na itinuturing na engraving. Dahil ang mga barya or yung engraving na nasa larawan, yan ang mga matitigas na kalamitay, patag sa ibabaw na maaring inuukit gamit ang burin. So, sa etching naman, ito ay traditional na pamamaraan ng pagguhit ng malakas na asito o mordant upang makagawa ng disenyo na metal. So, sa nakikita niyong picture dyan sa larawan, no, yan ay ang picture na mga bahay ng pang-tradisyonal. So, karamihan dyan, yan ay ginagamitan ng mga asido or mordant. So, sa mozzotint naman, ito ay isang pamamaraang intaglio gamit ang dry point method. Ito ang unang tuno or tunal method na ginagamit upang makabuo ng half tones na hindi ginagamitan ng line or dot-based techniques gaya ng hatching or cross-hatching or stipple. So, yan ang example ng mozzotint. So, ang silkscreen naman or serigraph, no, isang pamamaraan na kung saan ginagamitan ng mesh na maaring isang uri ng tela na may kakayahang sumipsip ng tinta. Ang mesh ay ginagamit sa paglipat ng tinta na isang substrate maliban sa mga bahaging natatakpan ng stencil. So, nakikita nyo na yan mga anak. Yan yung parang plastic, no, na nilalagyan sa bahagi ng stencil. So, nakikita nyo na yan. So, ang dry point naman, ito ay isang pamamaraan ng paglilimbag na kabilang sa pangkat ng intaglio, na kung saan ang isang imahe ay inuukit sa plate o matrix sa pamamagitan ng matulis na karayom na matalas na metal o printmaking or diamond point. So, sa picture na yan, yan yung imahe na nilalagay sa plate or matrix. So, nakikita natin yan tulad sa mga museum. Kadalasan may mga ganyan. So, yun ang ibig sabihin nun. So, dito naman sa woodblock print, ito ay pamamaraan na kung saan ang magsasalita o larawan ay inuukit sa malaking block or kahoy. So, karamihan sa atin nagagawa na yan nung kabataan, no? Lalo na kayo siguro, kung halimbawa may nakita kayong malaking kahoy, kadalasan nagsusulat tayo doon or may inuukit. Halimbawa, pangalan, sinusulat mo, yun ay example ng block print or wood block print. So, ako nagawa ko na yan nung kabataan ko. Mahilig akong mag-ukit sa mga kahoy, no? Tulad ng pagsusulat. So, alam ko, nagagawa nyo na rin yan. So, sa gawain sa pagkatuto bilang 1, no, kinakailangan mo ng kasama sa gawain paglilimbag upang manatiling malinis ang gawaing larawan at lugar ng limbangan. Madatalihing maayos ang paghawak ng mga kagamitan sa paglilimbag. Ang gagawin mong pamamaraan ng paglilimbag ay tinatawag na monoprint. So mga anak, ang gagawin nating paglilimbag ay ang tinatawag na monoprint, no? Mamaya pag-aaralan natin kung anong klaseng monoprint yan. Yan, halimbawa, ito yung mga kagamitan. Lumang pahayagan para pantakip sa mesa, lapis, basahan para sa paglilinis, paintbrush, itim na tintang pantela o madilim na tinta, lumang kutsara, dalawang Oslo paper, powder dye, na inihalo sa 1/2 na tasang mainit na tubig, salamin gaya ng nasa ibabaw ng mesa. So, hakbang sa paggawa. 1. Inihanda ang mga kagamitan sa paglilimbag. Number 2. Iguhit ang mga larawan o disenyo ng iyong ililimbag sa isang hiwalay na papel. Number 3. Pahiran ng 2 kutsarang tintang para sa tela ang ibabaw ng salamin. Pantayin ang pagkakapahid ng tinta gamit ang brush. Number 4. Iguhit ang iyong larawan o disenyo na pinahid na tinta gamit ang iyong daliri. Number 5,
para iguhit ang maliit na linya, gumamit lang lumang panulat o anumang bagay na mayroong manipis na dulo. Number 6, ipatong ng dahan-dahan ang papel sa ibabaw na iginuhit na larawan, iwasang gumalaw ito. Number 7, gamit ang iyong palad, haplusin ng dahan-dahan at paikot ang likuran ng papel. Gawin ito ng mga 3 beses. Number 8, iangat ang papel ng dahan-dahan para makita ang ginawang nilimbag na larawan ng monoprint. Number 9, patuyuin ang monoprint sa papel bago lagyan ito ng pangkulay mula sa hinalong powder dye at mainit na tubig. So, yun yung mga gagawin natin, no, sa paglilimbag ng sine. Yun yung tinatawag na monoprint. So, sa rubric para sa paglilimbag ng monoprint, no, Score 5, higit na nasusunod ang pamantayan sa pagbuo ng likhang sining. Number 3, nasusunod ang pamantayan sa pagbuo ng likhang sining. Number 2, hindi nasusunod ang pamantayan sa pagbuo ng likhang sining. So, sa pamantayan nyo, ilalagay nyo ang score dyan. Kung ano yun yung mga nagawa ninyo. Sa number 1, no, isinagawa ang paglilimbag gamit ang wastong teknik o pamamaraan. Number 2, malinaw ang pagkakalimbag at kitang-kita ang paksa nito. Number 3, mas maganda ang kop at nababagay sa paksa ang ginagamit na mga kulay. Number 4, malinis ang pagtatrabaho at iniligpit ang mga ginagamit at kalat pagkatapos. Number 5, nagpatulong sa mga mas nakakatanda upang magawa ito ng maayos. So, naiintindihan ba mga anak? So, mamaya sa bahay ninyo, no, or humingi kayo ng makakatulong sa inyo or yung mama nyo, papa nyo, mga lolo na gumawa ng monoprint na sining ng paglilimbag para maging maganda at maging malinis ang inyong paggawa. So, nandito ang halimbawa ng paglilimbag ng monoprint. So, panoorin nyo. Ayan. Thank you.
Ganyan ang gagawin ninyo. So, gawain 2 sa pagkatuto bilang number 2. No, lagyan ng check kung ito ay isang uri ng sining ng paglilimbag na ipinapakilala at pinasikat sa Asia, Europa, or Africa at iba pang bahagi ng mundo. Isulat ang sagot sa sagutang papel. So, halimbawa, yung silk screen. No, ito ba ay uri ng paglilimbag, no? Lagyan lamang ng check or yung iba naman kung talagang yan ang uri ng sining ng paglilimbag na ipinakilala at pinasikat sa Asia at Africa, lagyan lamang ng check. Dito naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang number 3. No, dito panuto, pantambalin ng hanay A sa hanay B, isulat ang sagot sa sagutang papel. For example, no, yung lenukot, alin dyan yung example ng lenukot na larawan? Dry point, wood, black print, engraving, at aqua tin. So, ilalagay mo lang siya sa hanay kung alin dyan. Pipili ka lang ng letter kung A ba, kung letter B ba, kung letter C, ganun lamang ang isasagot ninyo. So, sa pagtataya, mga anak, sa iyong portfolio, kumpletuhin ang mga pangungusap sa ibaba. So, nauunawaan ko na, nabatid ko na. For example, no? Sa nauunawaan ko na, halimbawa, ilalagay nyo dyan, nauunawaan ko na ng paglilimbag ng sining ay iba't ibang uri, katulad na lamang ng monoprint, dry point, ganyan yung mga example, anak. So, sa nabatid ko na, so, pagdugtingin mo lamang ang pangungusap, halimbawa, ilalagay mo dyan, nabatid ko na, ganito ang paggagamit ng uri ng sining ng monoprint na may inilikha ng mga lenya or kung ano-ano pa. Basta gawin mo siyang pangungusap. So, yan ang ating last na pagtatalakay sa araw na ito. So, I hope na ang lahat ay naiintindihan ng aking itinilakay sa araw na ito. Naway may natutunan kayo at may matutunan din ako mula sa inyo. So, hanggang dito lamang ang ating pag-aaralan, mga anak. At God bless you all and thank you!